Dennis Padilla. May open letter din sa mga anak. Sinagot ni Dennis Padilla ang sulat ng anak na si Leon. Ngunit binura niya rin ito. The hottest news. The latest updates. This is Push Daily. Muling nasa spotlight ang relasyon ng actor-comedian na si Dennis Padilla sa kanyang mga anak na sina Julia, Claudia at Leon sa ex-wife na si Marjorie Barreto. Matatanda ang naglabas na hinaing sa social media si Dennis itong nakaraang Father's Day dahil sa hindi pagbati sa kanya ng mga anak. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan magsalita ni Leon Barreto, ang uniko iho niya kay Marjorie. Sa kanyang Instagram account din naglabas ng open letter si Leon sa kanyang papa. At derecha na rin niyang inilabas ang saloobin sa pagtrato sa kanilang magkakapatid ni Dennis sa loob ng ilang taon. Papa, why does it seem like you enjoy hurting your kids in public? Why do you keep posting cryptic posts about us and allow people to bash us on your own Instagram page? Do you think it does not pain all of us to not feel protected by their own father? Sunod-sunod na tanong niya sa ama. Your words have the power to destroy your children, Papa. Paalala pa nila yon kay Dennis. 4 years, I watched my sisters get torn into pieces because of your false narratives, and not once did they ever explain their side nor speak negatively about you in public. Dagdag ni Leon. It's exhausting, Papa. Hindi madalas magsalita si Leon, ngunit tila napuno na ito at nadama ang pangangailangan na maging padre de pamilya. As the only man in the family, this is me stepping up to protect my sisters, pahayag niya. Sa kabila ng sama ng loob, ay umaasa pa rin si Leon na umabot sila sa punto kung saan magiging tahimik at maayos na ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. I want peace, Papa, hiling ni Leon sa ama. Umabot naman kay Dennis ang diham ng anak at agad itong tumugon. I am sorry, Leon. Miss ko lang kayo, paliwanag ni Dennis. God bless you more. Sinundan niya ito ng tanong ukol sa nabanggit ni Leon na false narratives. Just want to know what false narrative I said in public, tanong ni Dennis sa anak. I've been reaching out to all of you for 15 years in private. Sumunod dito ay naglabas rin siya ng open letter sa mga anak. Dito ay inilahad ni Dennis kung gaano kahalaga para sa kanya ang pagiging ama. Ito aniya ang kanyang greatest honor. It allowed me to touch the grace of God even for a moment and to see my love made flesh, dagdag pa ni Dennis. Nagpahayag rin si Dennis ng pagsisisi sa mga pagkakataong napalagpas niya. I have regretfully made mistakes in my life. I may not have been there for you, but I always had you in my heart, sabi ni Dennis. Sometimes in life, there are things that we will never understand why it happened, paliwanag niya. I regret all the moments I let slip by. I regret all the times I hid my feelings from you. Dagdag pa ni Dennis. Aniya, ang tanging hiling niya ay muling makapiling ang mga anak. If only I could have but one wish, I would love to spend some time with you. Madamdaming pahayag ni Dennis. After all, there's not much more to life than that. Marami ang nag-react sa naganap na palitan ng mensahe na mag-ama. At isa na dito si OG Diaz. Bilang ama rin, ikinalulungkot aniya ang nangyayari sa pamilya ni na Dennis. Ipahinga muna niya ang SOCMED. Huwag siya doon manawagan. Pilitin pa rin niyang humingi ng dialogue privately. Payo ng talent manager vlogger kay Dennis. Pag ayaw ng mga bata o hindi pa handa ang mga ito dahil mabigat ang kasalanang nagawa niya, hayaan muna niya. Maghihilom din naman yan. Tatay ka eh. Ikaw na lang mag-adjust sa mga anak mo kung mahal mo talaga sila, paalala pa ni OG. Pare-pareho lang naman kayo nangungulila sa love ng isa't isa. Pero kung hindi pa ngayon ang panahon, hintayin mo. Mangyayari rin ang gusto mo. Aminado naman si OG na limitado lang din ang alam niya at nakikireact lang siya sa usapan. Pero hindi niya mapigil ang makarelate at ilagay ang sarili sa posisyon ni Dennis dahil malapit rin siya sa kanyang mga anak. Kung ako si Dennis, huwag na nga muna siya magubuos ng hinaing sa SOCMED. Nababash ang mga anak niya, maging siya binabash din. Kawawa lahat sila, advice pa ni OG. Kahit andun yung feeling niya na ini-ignore siya ng mga anak niya, huwag na muna siyang magsumbong sa social media. Awat muna. Paliwanag ni OG, responsibilidad ng mga ama na protektahan ang kanilang mga anak, anuman ang mangyari. At ang palitan na hinaing sa social media ay hindi nakakatulong sa parehong partido. Tayong mga ama,
poprotektahan natin ang ating mga anak kahit nabibwisit tayo, nagagalit tayo, nagtatampo tayo sa kanila. Kasi nga tatay tayo. Ganon natin sila kamahal kahit di pa nila yon suklian. Paalala pa ni Oji. Huwag nating kalilimutang tayong mga ama ang pader nila kahit ngawit na ngawit na tayo sa kasasandal nila o kung minsan kasusuntok nila. Sa ngayon ay binabana ni Dennis ang kanyang post sa Instagram. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe our social media pages.